Hi, this is John from Even and Pedalboard PH. Pag-usapan natin ang Electro Harmonix Oceans 11 Reverb. May 11 reverb type siya. Bagay na bagay ito sa naghahanap ng multifunction reverb pedal. Lalo na sa mga pedalboard na masiskip na. Ito na mismo yung hinahanap nyo. Makukuha nyo to or mabibili sa gcrockboard.com. Gamitin nyo yung coupon code ko, GCJAM10. Ang gamit natin sa demo ngayon, of course, yung J-Craft Red AR2GM signature guitar ko. And nakarekta lang tayo sa clean channel ng Boss Katana. Ito yung clean tone ko. Basic clean channel lang yon, all knobs straight up ako sa Katana. Ito yung spring, isa to sa mga gusto kong sound and reverb type sa Oceans 11. Let's hear it. Swampy yung sound na yon. It reminds me a lot of Fender Twin Reverb. At nakakatuwa pa dito, in-emulate din ng Electro Harmonix. Yung pag nasisipa natin ng amp or natatapik natin yung sa gilid ng spring reverb ng mga amps. Pag dinouble tap mo to, magbubowing yung sound niya. Yes sir. Yung plate, isa din sa mga warm sound ng reverb dito. It reminds me a lot of... Yun yung wala, eto yung meron. Neck pickup natin. Yes, sir. Yung tone niya, normally kinakontrol yung EQ ng reverb. Kung gusto pagdating dito, medyo warmer sound siya. And then, brighter sound sa kabila. Yeah. Isa sa mga gusto ko din dito, yung reverse. Solid din to. Pag finol ko yung time niya, parang panggulat na sound talaga. Chord progression natin, E minor to C. Sound na yun. Pag hinaf natin yun, mas mabilis yung decay. Mas mabilis yung pag-shhh. Ganun niya. Oh. Ito yung sobrang bilis na to. Parang almost lap back na yun eh. Spooky sounds. Then pinakagusto ko talaga yung mabilis kasi nagtatagal yung reverberation niya. Nice one. So besides the reverb function ng Oceans 11, meron din siyang echo, para analog echo in type niya. Meron tayong 3 modes noon. Yung unang mode niya, yung yellow. Ito yung parang normal echo natin. Warm and analog sounding nun. Pag sa red mode tayo, hahaba yung delay time na yon. Yes, sir! Sa orange mode natin, magdo-double time or magdadated na siya agad. Thank you.
naisip ko dito, parang RV3 ng Boss. Eh. Meron siyang trem mode, meron siyang super hard square wave tremolo dito. Eh. Tremolo siya with reverb, bibilis pa yon na parang parang ring modulated sound. Woo! So maririnig yung overtones nun. Gawin natin yung normal na sine wave lang. Yeah, naisip ko kagad doon yung The Dance ulit ni Barbie. Oh. Woo! So normally yung effects level controls the amount of effects level niya. Of course, ito yung clean. So, may tremolo na palagi yon. Yung effects level will control the amount of reverb niya. So, pag ito, wala reverb. Pero may tremolo na. Yung reverb niya, yung effects level. So, magiging swampy pag tinodo natin halos. Modulated. Isa sa mga favorite ko to. Chorus sound. Ang parang inialab yung reverberation niya. May konting chorus sound. Lamig nun, pare koy. Sa modulated reverb pa lang yan, worth it na yung babayarin nyo sa price ng Ocean's 11 reverb. Meron siyang dynamic mode. Hindi ko pa actually alam kung paano nag-function to. Try natin. Wow. Ah, pag mahina ako mag-pick, wala siyang reverb. Pag malakas, dun siya papasok. Yung auto infinite, di ko rin alam kung paano nag-function to, pero try natin. Nice! So, as I can hear it now, naghihintay siya ng next chord mo. Yung chord na ipi-play mo, isusustain niya infinitely. And then, pag lumipot ka ng chords, dun mag-uulit na naman yung reverberation niya. Intelligent reverberation ng yung anong yon, yung parang function na yon. Galing. Sustain. Next chord. No hands. Reminds me a lot yung electroharmonics freeze. So feeling ko sa loob ng algorithm o software nito sa loob, meron siyang parang freeze function. Yung shimmer niya, again, gaya nung nireview ko dati na electroharmonics canyon delay, yung shimmer talaga ng electroharmonics, solid talaga. Nasa tono talaga yung pitch shifted repeats niya. Try natin pakinggan to. Mismo eh. Ang ganda nung octave up na yon. Woo!
medyo kaloso ako sa shimmer reverb. Madalas kasi yung mga budget-friendly na shimmer is merong konting dissonance ako naririnig sa upper octave harmonic nila. Napansin ko sa electro harmonics, saktong-sakto kahit itaas natin yung EQ ng reverb na yon. Tamang-tama, walang mali sa tono dun sa octave up na yon. Pakinggan nyo. Yung mga lesser budget-friendly na octave up na mga effect or delay or reverb, naririnig ko medyo sintunado sila ng ever so slightly, konting sense lang. Sa Ocean's 11 tsaka sa Canyon, yung shimmer nila, sobrang, kasi normally pag nagsishimmer tayo, binabawasan natin ng treble para hindi mahalata yung pagka-dissonance ng upper octave effect. Pero dito, kahit i-full ko yung tone, perfect octave up siya. Course, magandang isabay yon sa natural sound ng guitar. So, siguro gitna lang to. Or dito, ito, nandito din ang EQ niya. Saktong-sakto na siya. Parang almost like cloud burst. Right? And brighter. Pag dark, try natin yung sound na yun. Parang pad lang sa ilalim, di ba? Nice! Yung gitna yung pinaka-best tone para sa akin eh. Experience. First time kong ma-experience yan. Ano kaya yung sound niya? Siguro merong octaver din siya. Yeah. Parang may fifth, no? Parang may octave lower, octave up, tsaka parang may naririnig ang fifth eh. Reverb Electro Harmonics sa gcrockboard.com. You can use my coupon code, that's GCJAM10. And of course, yung X-Vive unit na to, X-Vive wireless system U2 na to, na gamit ko sa guitar natin ngayon, is also available at gcrockboard.com. Alright, that's it. Rock on! Yeah.